just wanna say this, I finished reading Four Punch, and after reading it, I agree that some of the people thought that the last part of Four Punch is just like an Evangelion spin-off, but when I reread it, I think it is the best. It is the best ending for Power Punch. I cannot see any ending that is very good as binigay dun sa Power Punch. It is a very good manhwa, and it has also the same author with the Chainsaw Man, which is nakita yung sa screen. And I gusto ko talaga yung way on how he paano siya magkwento. Hindi ko alam, pero yung Goodbye Erin na binasa ko, which is one of the very first na binasa ko na work niya, is fantastic. I cannot see anything bad about it, and yung way nung pagkukwento niya, parang magical way nung pagkukwento niya na maguguluhan ka. At some point you will question not only the manhwa, you're not only question the manga, but you will also question yourself. You will also question your morality, yourself, on what is your stand doon sa mga sitwasyon na binibigay niya. And then, it is find fascinating na parang, wow, parang itong manga na to, iba. Sobrang iba yung manga na to sa iba. Hindi siya katulad ng iba na shonen, hindi siya katulad ng iba na parang, yes, may mga manga na parang manipulative, may mga manga na talagang mapapaisip ka talaga. Pero itong manga na to is just, iba lang siya sa pakiramdam. To the point na sabi ko, iba yung niya on how he tells a story na parang, ikaw yung connected din when you are going with the main character. Hindi lang siguro dahil sa paneling na meron siya, kasi katulad sa Goodbye Eri, sobrang unique ng panel size niya, kasi ang pinaka-tema kasi sa Goodbye Eri is Moon Video, right? Kaya may mga panels dito na talagang nando ka sa parang POV na style, na talagang kasama ka doon, maka-question mo na parang totoo ba to? Hindi, ganito, ganyan. Dito, ganun din. There are panels dito na sobrang unique yung style, na parabang ikaw mismo nandoon at you will present yourself kung ano ba yung stand mo doon sa mismong sitwasyon ng main character. And yeah, the first part of Power Punch, or the first sabihin natin na first part, yeah, the first part or the first half of Power Punch during the 80 plus chapters of this manga is just gruesome. And then you will question talaga yung self mo na parang, tama ba itong ginagawa nila? Pero no choice naman eh. Ano ba yung morality na? Ano ba yung sacrificial? Ano ba yung tama sa mali? Well, pagiging tama o mali is just subjective. Tama sa'yo, possible, mali naman sa iba. Mali sa'yo, possible, tama naman sa iba. Being tama o mali is nonsense pagka sa totoong buhay na. At pati sa kwento na to, dito mo rin masa-realize na yung tama-mali is nonsense. It is just, you are doing good or you doing bad. Pero kahit na isipin mo kung maganda ba or mabuti ba o hindi ang ginagawa mo, if it is about survival, you will do everything. So, just to give you a heads up about this manga, it is about a person. Ito yung setting na to, para siyang apocalyptic era na kung saan lahat, instead na parang ibang apocalyptic era na parang wala na yung resources, wasak na yung mga building, ganito, ganyan. Ito ang pinaka-reason kung bakit nagkaroon apocalyptic era, kasi naging ice ang buong mundo. Yes, take note, naging ice ang buong mundo maliban sa mga tao at mga living beings dito. Naging ice lahat, tapos every day is snowing, every day is cold, walang masyadong sun, yun lang yung nangyari, puro ice lang siya. Wala nang ganun. So imagine you are in that particular situation, anong gagawin mo? And then one of the reason is that
yung mga, kung alam mo yung My Hero Academia na may mga quirks or yung mga superheroes na may mga kapangyarihan, ganun din, nagkaroon kasi ng kapangyarihan yung mga tao dito. And then I think there is one na parang rumored na naging sobrang nagwala, then inayos niya yung buong mundo, naging ayos yung buong mundo, nanigas sa lamig yung buong mundo. And then, yeah, instead of tawagin siyang quirk, para siyang gift. Kasi may mga kapangyarihan, tinatawag gifters naman yon. So, itong main character natin is, ang pinaka-gift niya is regeneration. Sobrang bilis ng regeneration niya to the point na machop lang yung kamay niya, ganito, regenerate agad. And then, yeah, it is not just spoiling. Parang ito na yung pinaka-first chapters lang naman pag binasa mo siya. So, bakit tinawag na Far Punch? So, madali lang naman. Itong isang ano na to, isang gifter na to na kung saan may kapangyarihan ng fire, at kapag ka na dikit ka sa fire niya, masusunog ka hanggat ikaw ay buhay. So, kapag titigil lang yung sunog sa buong katawan mo, kakalat yung sunog sa buong katawan mo, matik yan, kahit madikit ka lang, kakalat sunog sa buong katawan mo, kapag na yung sunog na yon is madikit sa isang living being, mamatay ka. Kapag ka patay ka na, doon lang titigil yung ano niya, yung pag-fire, yung apoy. Doon lang titigil yung apoy kapag patay ka na, or yung mismong living being na nasunog is patay na. For example, itong apoy na to mapunta sa isang rabbit. So, hindi titigil yung sunog na yun. Kakalat-kakalat yung sunog na yun, at susunog-sunogin niya talaga yung rabbit na yun hanggang sa mamatay siya. Kapag patay na siya, doon lang titigil yung sunog. Hindi siya matitigil lang kahit ano, kahit tubig or kapwa apoy or kahit na sand, kahit ano, never siya matitigil. Yung apoy na to is talagang susunugin niya hanggang sa mamatay yung mismong sinusunog niya. So ngayon, ito namang fifth turn sa to, binano niya ng fireball niya, and then boom. What if itong ano, apoy na to is tuloy-tuloy yung pagsunog niya, itong katawan naman ng bida nating lalaki, sobrang bilis na bilis yung regeneration niya. So, that's what you call Fire Punch. So you get it, right? So it is a very cool and interesting plot. Kung isipin mo, sobrang cool at interesting yung plot na to. And then when you start reading it, you will stop reading it. Yeah, halfway. Mag-stop ka ng reading pag hindi mo kayang basahin to. Pero it is very, very gory at may mga points na parang you will question the morality of this person. Yes, there are some circumstances that it should not happen, but it should be happening because they are in the survival state. But it is also makes sense that some persons here has a good morality pa din hanggat maaari. And then the ending, oh my god, the ending is, I cannot say the ending, but it is a very good ending for me. I am satisfied. Alam mo ba nung first half nung Fire Punch, I see myself stopping it. Kasi hindi ko alam kung sana papapasok yung ano na to. Hindi dahil kina-question ko kung ano yung morality ng pinakakwento, kundi hindi ko na alam kung saan patungo yung kwento. Hindi lana akong alam. I don't know. Kasi usually pag nagbabasa ako or nanonood ako, I want to predict ano yung mangyari. I want to see what will happen. Oh my god, ang galing nito. Talagang goodbye Eri, live up na parang sobrang worth it na binasa ko yun. Sobrang worth it din na binasa ko tong Fire Punch. Kasi I cannot predict kung ano yung susunod na mangyari. I want to read what is the next until the end. And then, nung pakiramdam ko kasi na parang medyo, ano may pakiramdam na parang ano, conflicted ako nung pinaka first part, and then it is good for the first part, pero I can see why the people will not read this. I can see why there are some scenes sobrang dami na hindi mo talaga matitiis, and then ako din naramdaman ko din yon, parang gusto ko i-stop siya dahil doon ganito, pero I can see why na kailangan, gusto mo siyang ihinto, pero I want to know more. Yun ang nangyari. And then yung payoff sa half. Yes, I know there are some questionable na parang, ano? Nangyari yun? Bakit? Why? Pero hindi na siya masyadong na-explain. Pero nung nabasa ko yung ano, yung pinaka-second half niya until the end, it just felt right. It just felt right na parang yung payoff na nung first part, the last part is just felt right na
parang gumaan yung pakaramdam ko to the point na okay, ito na yung pinaka part na mag-ending na lahat feeling ko. Ito na yung resolution lahat-lahat. However, even though dun sa part na part 2 pa din, yun yung pinaka dangerous time. During the time na binabasa ko siya. Why dangerous? Kasi kung alam mo yung ano, kulim yung kwento ng ano, yung no longer human, may part dun sa longer no human na talagang mapapakwestiyon ka sa insanity ng tao. Kung alin na ba yung totoo sa insanity niya, alin na ba yung fake, nagkukunwari na ba siya o hindi. May part dito sa Far Punch na gano'n, na to the point na I first think no longer human agad, which is one of the best na literature na nabasa ko din. And then, yeah, it is good. Far Punch is really good. And I cannot say anything bad about it. I can say it is 9 out of 10 manga for me. Even though some of the people, maybe they will not find it good, but I really like it. So, simula nung binasa ko to, natapos ko tong Fire Punch, I'm really looking forward sa Chainsaw Man. Ano ba ang Chainsaw Man? Man, hindi ko pa nababasa ang Chainsaw Man, and does it leave the hype? I think no, it will never leave the hype, but it will be good, I think. Even though it will not never leave the height. Parang syempre may magre-reklamo at magre-reklamo pa rin dyan. Anime yan eh, usual yan. Pero it will still be better than any anime that we can see. Gagustuhan nyo ba tong Far Punch? Do you want to read it? Or do you want me to react more or review more about this one? Please comment down below. Please subscribe more para gumawa pa ako na madami. Thank you so much for watching and have a nice day! Bye-bye. Comment sa baba. Usap-usap tayo. Ano ba sa tingin nyo sa Fire Punch? Thank you so much and have a nice day. Bye-bye.